everyone! Hello! So, good evening. It's already 10:34 p.m. here. And, kumusta naman? I don't know if you can hear me. Please comment down below. Comment down na below pa. But I'll check kung okay naman yung aking voice. Kung may nakakalinig. Hello? Nalinig ko niyo po ba ako? Kasi I just wanted to make sure first before ako mag-start nung pagpukuda ako dito. Nalinig ko ako. Ko alam kasi kung hi, RG. RG, nanginginig po ba ako? Salita ka nga dyan. Nanginginig ako. Ano ba? Okay, umiingay dyan. Charot. Nanginginig mo ako? Nanginginig naman ako. Hoy, sumagot ka kung nanginginig mo ako. RG. Nasasig yung boses ko, or sounds lang. Mas malakas yung music. Uy, thank you po, Chef Sadeline. So let's, hinaan natin yung music. Pero, nasasig yun na po ako. Okay na po. Hinaan ko na lang siya. So, ayun na nga, guys. Yung title nito, it's okay? Is it okay not to be okay? Yung wala akong katabi, huwag mo akong inaano dyan. Wala akong katabi dito. So, yun, may question ako. Is it okay ba na to be okay? Kasi parang feeling ko, kapag hindi tayo okay, parang feeling mo burden tayo sa ibang tao, diba? Parang nakakahiya na mag-share sa ibang tao na hindi tayo okay. Kasi kailangan lagi tayong okay, dapat. Ganun kasi nanaramdaman ko, especially ganito, may ginagawa akong pagla-live-live. Kailangan nag-motivate ako ng mga tao, share ako, ganyan. Sinasabi ko sa kanila, it's okay, na we have God, na okay lang yan, pag-pray lang natin. But of course, it's okay naman na talaga magpakita tayo ng kahinaan natin. Because dun sa time na may hina tayo, dun naman tayo magkakaroon ng intimate relationship talaga. Alam mo yun, yung time na tumawag kay God sa mga problema natin. Kasi minsan, may mga oras na parang ang layo-layo or wala tayong nakakausap na ibang tao. Parang lahat sila busy. And parang yung pagpa-pray lang and pagtawag lang sa Kanya, yun yung naging ano lang natin. Yun yung nagiging outlet na lang siguro natin. But, iba-iba kasi, iba-iba kasi, yung, yes, magtrabaho ka kaya nung oras na, ba't nanonood ka ng video ko? Anyway, iba't iba naman kasi tayo, di ba po? Iba't iba ugali. Like me, nag-post ako ng black and white ba yung tawag dun? Actually, wala naman nag-challenge sa akin eh. Trip ko lang mag-post, kasi wala pa nag-challenge at tagal nila eh. So, and I'm not feeling okay. I'm not okay, to be honest. Hindi ako okay. But, hi Chessa! May number one fan, charot. Hi Chessa! So, hindi ako okay. Kaya ako nag-post ng ganung tsura ko na profile picture. Na hindi ako happy. Na hindi ako nakangiti. Hindi ako jolly. Kasi gusto kong malaman na hindi ako okay. Malaman tao na hindi ako okay. And yun yung personality ko. Pag masaya ako. Evidence sa akin, nakikita nyo. Pero pag hindi ako okay, nakikita rin ng mga tao sa akin, ganyan. But meron kasi mga tao na hindi sila showy sa mga nararamdaman nila. At yun yung mga tao siguro na feeling ko ang hirap i-reach out. Dahil yung iba gusto nila, tahimik lang sila. Yung iba gusto nila, mapag-isa lang. Yung iba didil nila yung problema nila ng sila lang. Alam mo yun. And yung iba, feeling nila, kapag hindi sila okay, feeling nila,
alam mo yun, sobrang laki na ng problema nila or whatnot. But, gusto ko lang siguro ma-remind. And, na-remind kasi ako na, okay lang naman eh. Okay lang naman hindi tayo okay eh. Dumadaan, may mga kanya-kanya tayong season. And, that's fine. Kung hindi ka okay ngayon, di ba? You can just be true to yourself. I-acknowledge mo na you're not okay para alam mo kung ano yung dapat mong gawin, alam mo yung dapat mong ipag-pray. Kasi, syempre, hindi mo naman masasolve yung isang problema na hindi mo alam, di ba? If you're not okay, ano bang dahilan kung bakit hindi ka okay? It is maybe relational, financial ba to, emotional, or something. But kung ano man yung pinagdadaanan natin, may kanya-kanya talaga tayong season. And may kanya-kanyang learnings. Alam mo yun, may mga kanya-kanyang tinuturo ang God sa atin, sa mga season ng buhay natin. Siguro we're not okay because meron tayong kailangang pagdaanan, i-endure, kailangan natin matutunan ng patience, kailangan natin matutunan ng magpatawad, or anything na pwede natin, tanong natin kay God, God, ano bang gusto mong matutunan ko sa mga pagdadaanan ko ngayon? Para hindi yung lagi na lang tayo magko-complain na we're not okay, parang lahat pasan na natin yung mundo kasi we are not okay. That's fine. If you're not okay, then that's so be it. Ganun. And, ano ba? Parang, thank you, Chesa. Kasi, yun nga, sa Chesa kasi, sa mga nakausap ko kanina, nung mga nag-i-inerty ako. Sige naman talaga, ewan ko, baka ako lang. Ganun ako. Kapag hindi ako okay, di ba? Tapos, maya-maya, parang hindi naman nagtatagal yung ano ko eh, yung pagtatampurot ko eh. Hindi naman tumatagal lang, or hindi ako nagtatanim naman ng sama ng loob. That's, so, siguro sobrang ano eh, may mga taong highly sensitive person. I don't know kung isa kayo doon, kasi talagang ako, isa ako doon. Napaka-sensitive kong tao, kapag may nasabi ka sa akin, or kapag may nagawa ka sa akin, ma-offend ako, but hindi kita isusumpa ng buong buhay mo, parang ganun, di ba? So, that's fine. Parang, ano bang pinapoint ko dito, na sasabi ko lang na nire-remind ko lang din, na although, kailangan natin maging, motivated, kailangan nating mag-soak sa word ni God para tayo ay laging alam mo yun, nag-guide. But even in the Bible, di ba, kahit si Paul, di ba, nag-complain, hindi naman siya nag-complain, but sinabi niya talaga kay God, God, kailan mo matatapos to? God, ano ba to? Parang 3 times siyang tumawag kay God kung kailan matatapos yung mga pinagdadaanan niyang hirap. So, pwede yun. It's okay. It's okay to talk to God what you're going through right now. It's okay to find people yung accountable sa inyo. Diba? Like me, I'm offering myself to you guys. You can talk to me. Pwede ko kayong i-connect sa kahit anong group. Kung single ka man, kung binata ka man, or kung anong status mo, I can connect you to the group na pwede maging support group mo. Yun. Parang pag may pinagdadaanan ka, especially ngayong panahon na to, meron ka mga tao na makakausap at pag-guide sa'yo at talagang masasabi mong family na mag-aalalay sa'yo, diba? Kasi talagang may mga ganung moment na hindi tayo okay eh. And that's fine. Alam mo yun? So, wag kang mag-dwell dun sa panahon na hindi ka nagiging okay. Kasi feeling mo, nagiging negative ka sa mga tao. I-acknowledge mo lang yan. Again, acknowledge mo lang yan and then seek help may God, prayer, groups na makakatulong sa'yo. Para naman, malaman mo kung ano yung pwede mong gawin. Iisip mo kung ano yung mga dapat mong matutunan sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Parang ganun. And knowing me, myself,
kahit may mga pag-live ako na ganito, talagang mayroon pa rin at mayroon na akong nafe-feel na hindi maganda. Hindi naman ako, hello, lahat naman ko, ano yung pinagdadaanan yung problema, pinagdadaanan, lahat tayo pinagdadaan sa kung ano-anong problema. So, may mga live ako na motivation, may live ako na more on kay God, lahat naman talaga eh, hindi naman nakasaya ako yung bida dito sa life ko na to. Gusto ko lang i-ano ko kayo sa ano, sa source of happiness natin talaga, si God. And source of love, ganyan. Tapos nakikita nila, may mga my day ako na ganito. Eh, kala ko ba, ganyan, kala ko ba si Joyce, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos may pa my day. Parang, alam mo yun, sabi ko, okay lang ba? Okay lang bang maging open din ako na hindi ako okay? And yeah, na-remind talaga ako na okay lang, why not? At the end of the day, alam natin kung saan tayo kakapit, kung sino yung tatawagin natin. I'm so proud of what you become as a strong, dependent woman. I love you every time na papanood kita. Feeling ko mabait ako. Wow! Ang galing naman, Scott. I miss you so much. Kumalapit ko lang talaga. Pinagtimpla na kita ng kape. At brewed coffee pa ang pagtitimpla ko sa'yo. Richmond, you know, Scott, kung gaano ko ka... Ewan ko, ayoko na magsalita. But kilala mo ko. Nagkasama tayo sa trabaho. And I'm just also proud kung ano yung nagawa ni God sa life ko, kung ano yung grace na binigay niya sa akin. Sabi nga dun sa group namin, yung grace ni God is sufficient. Hindi siya kulang, hindi siya sobra, saktong-sakto lang sa atin. Saktong-sakto lang dun sa pangangailangan natin. And ito namang ginagawa ko is overflowing lang ito ng ano, overflowing ng fruit ng Holy Spirit to. Kaya sinashare ko sa inyo at the same time, sana, kahit papano, natatouch yung heart ninyo. But hindi naman ako yun eh. It's God's naman na nagbibigay sa inyo ng ano eh. Nag-remind sa inyo na mahal niya kayo. Like, kung papano niya ako minahal, di ba? Even you, Scott, di ba? And you, Savannah, kahit ganyan ka talaga. Siyempre, love na love ko kayo. And salamat kasi may mga pag-support kayo sa video ko na ganito. And I'm so excited na sana makasama ko din kayo sa isang group, like Bible group, ganyan. So, ayun lang naman, whatever you're feeling right now, whatever circumstances that you are facing right now, talaga ba? Pa-shout out kay Lucky ba to? Lucky? Yes, Thursday, pa-shout out naman sa baby mo. Tama ba? Yes. Oo, Sav, pag pumunta ka dito, magdala ka ng kape, alam mo na. And thank you, Chesa, for everything. I love you. And salamat sa mga, ano, sa pag-remind mo sa akin. Kahit ang tigas-tigas ng ulo ko, nandiyan ka lagi para pagsabihan ako. And na-appreciate ko yun, kahit sobrang harsh mo sa akin minsan. Charot. Na-appreciate ko lahat yun kasi that's for my own good naman eh. Marami akong natututunan sa mga bagay-bagay ngayon, sa buhay-buhay. So, hindi lang dahil nagkakaedad na tayo at marami tayong natututunan, kundi dahil kasi dun sa mga tao na nakapaligid din sa atin, na-remind tayo kung ano yung, kung paano tayo maging understanding talaga. Which is mahirap, sobra. Sobrang hirap. But then again, it's out of love na lalagay na maiintindihin mo yung mga tao sa paligid mo regardless kung ano pa yung nangyayari. Kung ano pa yung, alam mo yun, kung ano pa yung naging na-offend ka man nila or what, iintindihin mo sila kasi si God nga inintindi tayo, diba? So what more, anong karapatan ko para hindi ako, hindi ako umintindi ng mga tao na nakaka-offend sa akin. So, ayun. Again, it's okay not to be okay. But if you're not okay, just message me and I will, help you or maybe give you some encouragement. We can pray together. I can pray with you and I can connect you to a group na alam ko na makakatulong sa'yo. So, ayun lang. Thank you so much for watching, guys. And have a great night. Pabush!